Welcome back to Mathematics in the Modern World, and today we will have the fourth module for our subject, which is about the language of sets and mathematical logic. Okay, so for our first lesson, we will talk about set notation. Okay, when we say set, it is a collection of elements or objects and can be considered as an element itself. Okay, meaning, kapag ka grino po natin ang iba't ibang object or grino po natin ang iba't ibang elements, we will form a set. And kapag ka grino po pa natin ang iba't ibang set, we can form another set. Okay? Kasi ang set, pwede din siyang makonsider as an element. Okay, so the elements in a set must have no duplicate. Okay, so isang beses lang natin lagi isusulat ang mga elements sa set. Okay, so it is used to group and describe elements which share a similar property. So, ang mga pwede lang nating ma-combine sa isang set ay yung mga elements na may magkakatulad na properties. Okay? And to denote a set, we use braces and capital letters in naming the set. Okay? So, there are different examples or different ways of writing that. Okay, so we have here the example 1. The numbers 1, 3, 7, and 10. So, that is written in English language. Okay? So, the next one, mathematical symbols naman ginamit. We have A is equal to the set of X such that X is greater than 0. Okay? We have the third one, the set of natural numbers. We have N equals to 1, 2, 3, and so on. Then, we have the integer numbers Z equals to negative numbers. Okay? Walang katapusan yung negative numbers natin. We have 0. And positive numbers, wala din katapusan yon. Okay, then last one, we have C, or set C, is equal to X such that X is a natural number, and X is less than 8. Okay, so these are examples of sets. Okay, so they are groups of elements or objects. Then, we have different types of sets. Okay, kapag ka ang set, walang laman, okay, meaning, wala siyang element, that is a null set. Okay? Walang laman. Wala. Okay? Isa lang siyang grupo, pero walang laman. Okay? Then, we have another one, singleton set. Okay, a singleton set is a set with one element. Example, we have A such that X, okay, or A is the set of X such that X is a natural number between 8 and 10. Ano ba yung natural number na nasa pagitan ng 8 and 10? We just have 9. Yun lang. Okay, so singleton yun kasi iisa yung element. Okay, then we have universal set. Pag sinabi naman natin universal set, pangkabuuan to. As in lahat nandun na. Lahat ng elements nandun na. Example, the set of all real numbers. When we say the set of all real numbers, lahat ng numbers na ginagamit natin, okay, in reality, lahat ng numbers na ginagamit natin in reality, in real life, those are real numbers. Okay? Either rational or irrational, real numbers sila. Okay, then, we have finite set. Pag sinabi naman natin finite set, hindi na, meaning, natatapos yung bilang. Or, meron lang siyang elements na kayang bilangin. Example, we have A is equal to the sets A, E, I, O, U. So, mga vowels lang. Lilima yung elements. Okay, then pag sinabi naman natin infinite set, walang katapusan. Hindi natin matatapos yung bilang niya. Example, we have n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. Okay? So, walang katapusan, infinite siya. Okay, that's why it's an infinite set. Okay, then we have equal set. Pag sinabi naman natin equal set, yung bilang at yung elements nila ay pareho. Okay? Magkapareho yung bilang ng elements, pareho din talaga yung elements nila. Example, we have these two sets, set X and set Y. Set X has elements P, A, L, E. Ang set Y naman natin ang elements L, E, A, P. Okay? So, parehong tig-apat, parehong-pareho din yung number or yung components, yung elements nila. So, they are equal sets. Pag sinabi naman natin unequal, so kabaligtaran lang, hindi magkatulad ng bilang, hindi rin magkapareho ng elements. Okay? Pero pwede din namang magkatulad ng bilang, pero hindi pareho ng elements. Okay? So, they are unequal. Okay, then, kapag ka naman ganun yung nangyari,
magkatulad ng bilang pero hindi magkapareho ng elements, we call them as equivalent sets. Example, we have set x equals to PALE, set y is equal to 0, 1, 2, 3. So, tig-apat sila ng elements pero magkaiba yung mga elements nila. Equivalent lang sila kasi parehong apat. Okay? Then, let's continue. Last one, we have the power set. Pag sinabi naman natin power set, inaalam natin ilan yung subset na magagawa mula sa isang given set. Example, we have set A with elements 1, 2, 3. So, may tatlong elements siya. So, para malaman natin yon, we have the power of set A is equal to 2 raised to n. Yung n natin, that is the number of elements. Okay, so we have 2 cube, kasi tatlo yung elements natin. So, that is 2 times 2 times 2, which is 8. So, ang subset na magagawa natin mula sa set A with the elements 1, 2, 3 ay 8. 8 subset. Okay? Do you understand? Do you have questions? Kung may question, mag-comment lang kayo sa ibaba sa comment section natin. Okay, then we have different ways of defining a set. Okay, so there are two ways. Mathematically, there are two ways. We have the roster method or the listing method. So dito sa listing method, ililista mo lang. Basta be sure that the elements are enclosed in a bracket. Or rather, braces. Okay, enclosed in braces. Example, we have n is equal to the sets 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. Okay, so enclosed sila ng braces. So, that is roster method. Nakalista din yung elements. Okay, however, kapag ganyan naman, katulad yan, infinite yung set natin, for us to specifically define that, we can use the rule method. Pag sinabi natin rule method, we will use mathematical symbols to simplify, okay, the set. Okay, we can also call the rule method as the set builder notation. Example, we have n is equal to x, such that x are natural numbers. So, pag sinabi natin natural numbers, lahat ng number starting from 1. Okay, 1, 2, 3, and so on. So, lahat yun natural numbers. So, nasimplify na natin. Di na natin kailangan ilista isa-isa. Okay, kasi ang mahirap sa roster method, okay, there are some instances na pwedeng malito. Okay? Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, pwedeng isipin ng makakakita na whole number siya. However, 0 is a whole number as well. So, diba? So, mas okay na rule method yung gamitin mathematically. Okay? Pero kung finite naman, kung natatapos yung set, mas okay ang roster. Okay? Then, just like simple numbers, we have operations for sets. However, medyo naiiba yung operations niya. Okay? So, for us to apply the operations on sets, kailangan natin ng universal. Kailangan alam mo yung universal set. Then, from the universal set, at least meron tayong mga subsets. Okay? So, for this one, in this example, we have A union B. Okay? Union is one set operation. Pag sinabi natin union, pagsasamahin lang natin yung elements. So, ang elements ng set A ay 1, 2, 3. Elements ng set B ay 3, 4, 5, 6. So, A union B, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? However, kung titingnan nyo, dalawang beses na nakalagay yung 3 sa set A tsaka sa set B. Tig-isa sila. Pero, nung niunion natin, isang beses na lang sinulat. That is because, in writing sets, the elements should not have duplicates. Bawalang may duplicate. Okay? Then, when we say intersection, pag sinabi naman natin intersection, that is the symbol for intersection of sets. Ito yung elements na common, pareho, dun sa dalawang set or sa mga sets na meron tayo. Example, we have A union B or rather A intersection B. So, pareho sila na merong 3. So, ang intersection nila ay 3. Okay. Then, we have complement of a set. Pag sinabi naman natin complement, we use this symbol. Okay? So, para sa complement of a set, magre-refer naman tayo sa universal set. Pag sinabi kasing complement, meaning ito yung mga elements na nasa universal pero wala dun sa given set. For short, ito yung kukumpleto. Ito yung kulang dun sa given set na makikita mo dun sa universal. Okay? So, example, we have the complement of set A. Since ito yung set A natin, ito yung elements niya, then ito yung universal set natin,
ang wala sa set A na nasa universal ay yung 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, the complement of set A is or are 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So, ganyan lang yung basic set operations. Okay, however, katulad nga ng basic operations in arithmetic, pwedeng mag-combine-combine yan. Okay? So, hindi naman mahirap, hindi naman siya komplikado, as long as you will be able to analyze it. Okay? So, do you have questions about sets? If you have questions, just write down below in the comment section para mas maging malinaw sa susunod nating discussion. Okay, kung wala na, let's proceed with our lesson 5, basic logical connectives and truth tables. So, in math, we also deal with logic. Okay? So, we use logic for our judgment, for our decision making, and so on. And alam na natin, nung una pa lang, nung umpisa pa lang ng subject natin, that mathematics is the science of logical reasoning. Okay? So, in a logical statement, we have statement. Okay? Pag sinabi natin statement, that is just a certain phrase or a verbal assertion which may be true or false, pero hindi pwedeng pareho. Okay? Posibleng true siya, posibleng false, pero hindi pwedeng maybe. Okay. Then, the truthfulness or falsity of a statement is called the truth value. Okay? Then, we have proposition. Pag sinabi naman natin proposition, that is a statement, okay, or a declarative sentence, meaning sentence na siya, that may be true or false without additional information. So, posibleng maging totoo, posibleng maging false. Pero hindi natin kailangang magdagdag ng information pa para mapatunayan na true or false siya. Okay, so, the letter representation for a proposition, we have P, Q, and R. Okay? Then, let's continue. In logical connectives, we should have truth tables. Okay, para maging mas malinaw. So, a truth table is a table that shows the truth value of a compound statement for all possible truth values of its simple statement. So, sa truth table natin malalaman kung ano yung truth value ng statements natin or ng propositions na meron tayo. So, kapag ka one proposition lang, we have two truth value, either true or false. Okay? Kapag ka dalawang propositions, okay, we have four truth value. Okay? So, we have two true, we have two false. Okay? Dalawa na kasi yung condition natin dito. Okay? Then, kapag ka naman tatlo na yung propositions natin, we have 8 truth value. Okay? So, 8 na yung truth value natin. We have here the 8 truth values. Okay, and without using the truth table, para malaman natin kung ano yung truth value ng isang statement, one proposition is also similar to 2 raised to n, wherein n is the number of proposition, or 2 raised to 1 kapag ka isang proposition lang siya. Okay, bakit 2? Kasi ang true or false, dalawa lang yung pamimilian natin. So, 2 lagi yung base natin. Okay? So, kapag ka naman naging 2 yung proposition natin, so that is 2 square, which is 4, 4 truth value. Then, kapag tatlo yung propositions natin, we have 2 cube, which is 8. 8 yung truth value natin. Nakuha? Okay. Then, in logic, we have what we call as the logical connectives. So, hindi natin basta ginagamit yung mga propositions or statements na yan, tsaka yung truth table na yan. So, may mga connectives tayong gagamitin. Okay? So, first one, we have the negation. Okay? Pag sinabi natin negation, pag-contra. Okay? Kinokontra lang. Example natin, rich people are happy and poor people are sad. Okay? So, hindi naman ibig sabihin na kapag yung rich people ay masaya, yung poor people malungkot na. Hindi totoo yun. Okay? Hindi din naman totoo
or posibleng din namang hindi totoo na kapag ka ang isang tao ay mayaman, hindi siya masaya. Kaya false to. Pero pag hindi masaya yung mayaman, hindi naman din natin masasabi agad na sad yung tao. Okay? O yung mahirap. Okay? So, when we say negation, we have one proposition, then we simply negate or kinokontra lang natin yung proposition na meron tayo. Okay? So, ang isang proposition, may dalawang katotohanan dyan, either true or false. So, yung pangkontra or panglaban sa kanya, dalawa din. Okay? Kaya, apat yung nakikita nyong true, false dito. Okay? Then, we have disjunction. Pag sinabi naman natin disjunction, so, we have here two propositions, and then, combining the two propositions, we come up with a certain judgment or with a certain decision. Example, it rained today and there is a typhoon. So, umulan ngayon, may bagyo, so it's rainy season, totoo. Then, another one, umulan ngayon, wala namang bagyo, rainy season pa din. Totoo yun, diba? Hindi umulan, pero may bagyo. Rainy season, tama. Kasi pag panahon ng bagyo, that is rainy season. Okay, tapos ito, hindi umulan, walang bagyo, tapos rainy season daw. So that is false. Hindi totoo na rainy season kung hindi umuulan, tapos hindi bumabagyo. Okay? So that is disjunction. Two propositions connected to each other to come up with a certain decision. Okay, next, let's have another one. We have conditional. Pag sinabi naman natin conditional, we have two propositions na kailangan ay maging konektado sa isa't isa para mag-come up tayo sa isang judgment or isa pang decision. Okay, sa example natin dito, if a phone is new, then it has good specifications. So, tingnan natin. Kapag bago ang cellphone, magandang specification, so totoo 'yon, 'di ba? Pag bago ang cellphone, magandang specs. So totoo naman. Then, pag bago daw ang cellphone, pangit daw ang specs. Hindi totoo 'yon, 'di ba? Kasi siyempre, bago nga yung cellphone mo, tas pangit yung specs. Bakit? Okay, then dito naman, luma yung cellphone mo, hindi daw siya bago. Pero magandang specs. Pwede, 'di ba? Posible. Posible mangyari 'yon. Okay, then ito, last one. Luma yung cellphone mo, hindi magandang specs, so totoo talaga, 'di ba? Okay, so we have here, that is our conditional statement or logical connectives through conditional statements. Okay, dalawang statement or dalawang proposition na pinag-combine or pinag-connecta sa isa't isa para mag-come up sa isang decision pa. Okay? Then, we have biconditional. Okay, pag sinabi naman nating biconditional, yung dalawang proposition pwedeng makapekto sa isa't isa. Okay? Pag naging totoo, alin man sa kanila, magiging totoo din yung iba o yung decision natin. Okay, example. If a product has 5 stars, then it has good quality. 5 stars, good quality, totoo. 5 stars, hindi daw good quality. So, mali, di ba? So, false yun. Kasi, 5 stars, tapos hindi good quality. Bakit ka magpa 5 stars, hindi nga good quality? Okay, then next one. Hindi siya 5 star, pero good quality daw. Imposible naman din, okay? So, false din yun. Then, last one, hindi siya 5 star, hindi good quality, so totoo. Kasi hindi nga 5 star, hindi good quality. Okay? Then, pag sinabi kasi natin biconditional, pwedeng mabaligtad yung statement natin. So, halimbawa, baligtad rin natin. Hindi naman sinabing baligtad na magiging negative, ha? So, pagpapalitin lang natin ng pwesto. Halimbawa, ganito naman, good quality, 5 star. So, totoo. Good quality, hindi 5 star. So, hindi totoo. Pangit ang quality, tas 5 star. So, totoong hindi totoo yun. False talaga siya. Okay, then last one, hindi maganda ang quality, hindi din 5 star. So, totoo talaga. Na pag hindi maganda ang quality, hindi din siya 5 star. So,
hindi din talaga siya totoo na hindi magandang quality. Okay? Okay. So, medyo nakakalito lang itong logical connectives, but be sure to analyze them properly. Okay? Kasi ginagamit natin to in decision making. Okay, lalo na yan, di ba? Yung example ko dito pagdating sa product. Okay, so, paano ba tayo nagde-decide ng product? Tinitingnan natin yung rating, kung ilang stars, yung feedbacks, para ma-determine natin kung good quality o hindi. So, yung ginagawa natin yun, napagtingin dun sa ratings at dun sa feedbacks. So, nagbabay conditional analysis na tayo dun. Okay? Then, we have here the converse, inverse, and contrapositive statements. Okay, so, ang isang proposition na connected through conditional statement, it has converse, inverse, and contrapositive statements. Okay, so, halimbawa, if a phone is a new model, then it has higher specifications. So, new model, higher specification, so, totoo yun, di ba? Conditional yan. New model, mababang specs. So, hindi totoo yun. Hindi totoong new model yun. Then, lumang model daw, pero mas mataas ang specs. So, hindi din totoo yun. Kasi, lumang model, tas mas mataas ang specs. Ano yun? Diba? Okay, then, lumang model, mababang specs, so totoo yun. Diba? Okay, then converse. Pag sinabi natin converse, mababaligtad yung statement. Okay? Balik tayo dito. Tingnan na ulit natin. So, mas mataas ang specs, kaya siya new model. So, totoo. Mas mataas ang specs, kaya daw lumang model. Okay? Pwede. May pagkakataon naman ganun. Mataas ang specs, pero lumang model pa rin siya. Okay? Then, mababang specs, pero bagong model daw. Tapos, mas mataas ang specs. Hindi na naman ganun yun ang nangyayari, di ba? So, that is false. Then, mas mababang specs, hindi siya lumang model, so totoo yun, di ba? Parehong false. Okay, then, let's have another one. Pag sinabi naman natin inverse, ninenegate natin. Okay, inenegate natin yung statement. Ibig sabihin, kukontrahin natin yung statement. Okay, tingnan natin to. Lumang model, mababang specs. So, totoo. Lumang model, mataas ang specs. Ay, balik. Tama, mataas ang specs. Lumang model, tas mataas daw ang specs. So, totoo pa din, pwede. Bagong model, mababang specs. Hindi totoo yun. Kasi bagong model nga siya, tas mababang specs. Then, lumang model, mababang specs, so totoo din. Okay? So, binaligtad natin yung statement natin na to. Ginawa nating negative. Okay, then another one. Contrapositive. When we say contrapositive, pinagbaligtad na natin yung statement, ninegate pa natin siya. Okay? So, ito yung mauuna, susundan nito. Tapos, baligtad pa yung statement. Kung higher yung sinasabi, gagamitin natin lower. Kung new, gagawin natin old. Ito, magiging old. Magiging old na yan. Ito, magiging lower. Okay? Tapos ito na yung una, ito yung pangalawa. Okay, so for contrapositive, tingnan natin. Lower specs, old model. So, totoo. Lower specs, new model. So, mali. Hindi yun totoo. Okay? Higher specs, old model. Okay? Pwede naman. Then, lower specs, tas old model pa, so totoo din. Okay? So, those are the different statements under conditional statements
which are converse, inverse, and contrapositive. Okay, so medyo nakakalito lang sila, lalo dito kasi sunod-sunod nating diniscuss. However, by simply analyzing them with different aspects in real life na ginagawa natin, so hindi naman siya magiging komplikado ng husto. Okay? Kasi itong converse, inverse, saka contrapositive, ito yung tinatawag natin na reverse psychology. Yung ginagawa natin, reverse psychology, parang, oh sige, ang ingay-ingay nyo, dahil maingay kayo, lakasan nyo pa. Okay? So yun. Diba? Dahil sinabi mo, lakasan nyo pa, tumahimik. Okay? So, ganun lang yun. Okay? Simple, logical activities na ginagawa natin in real life, pero ito pala sila. Okay? So, do you have questions? Kung may tanong, don't forget to message or to write your comments below in our comment section para maging mas malinaw pa. Okay? And if you want to clarify something, pwede din naman kayo mag-send ng message pa. Okay? And if you have no more questions, that's all for now. Okay? Be sure to read your modules and search on other learning resources for you to be able to deeply understand our topic. Okay? And that's all for now. Good day, everyone, and always keep safe.